Wow. Iba-iba. Oo. Joseph. Dahan-dahan pa eh, hindi yung wala eh. Ano, habang sinasabi ni Joseph, parang dead. Ano ang pangalan mo? Julius. Hindi yung mga ganda. Parang Joseph. Hindi siya bumangon, nakahiga pa rin siya. Ano, anong kulay ng damit? Puting t-shirt lang eh. Tapos, hindi ko na maalala eh. Pero parang, hindi yung mga santo na nakikita, green, hindi, brown. Ano yung mga ilaw eh, tama ng ilaw. Ano eh. Anong oras doon nangyari? 2:30 in the morning. In the morning. So, mga... Tapos ito. Tapos after, lumipas sa mga taon, biglang nagsalita si Pope Francis, di ba? Mm. Na about sleeping St. Joseph, yung green. Na nilalagyan niya raw na sulat. Para ganun. Hello mga ka-faith, welcome again to my vlog. My name is Brother Adrian Milag. And today, meron akong gustong i-share sa inyo. Napakaganda nitong kwento na ito. Ito ay tungkol sa isa sa member ng TBJ, which is si kilala-kilala, the legendary Joey De Leon. I'm sure marami sa inyo, I mean most of you, kung ikaw ay Pilipino, kilala-kilala mo si Joey De Leon. At especially today, di ba, yung isang malaking issue ngayon tungkol sa nangyari sa Itbulaga. At ako, personally, kinalakihan ko yung ano na yan, noon time show na yan, simula pagkabata ko, talaga sobrang excited ako every tanghali para panoodin. Most especially, pag Saturday, kasi iba yung program nila, mas marami silang ini-invite ng mga guests, maganda yung mga ginagawa nila mga pakulo, di ba? Yan talagang inabangan niya ng mga kabataan. Ako ay isang Itbulaga babies, kinalakihan ko yan at inaabangan ko yan tuwing tanghali. Kaya nung nabalitaan ko yung pag-alis ng TBJ sa Itbulaga, ay syempre sobrang nakakalungkot ang pangyayari na yan kasi nga sobrang tagal na nila. Biruin mo, almost 40 years, di ba? In the longest noon time in the history, in the Philippine history, sila yung ano, pinakamatagal. Si TBJ ay legendary at lumipas sa mga panahon, ang daming mga artista at mga personalidad ngayon na nakikita natin. Diba ngayon sa entertainment na talagang malaking utang na loob sa Itbulaga. Hat na hat yung issue na yan tungkol sa Itbulaga. And hopefully I'm praying na maayos yung issue na yan. Talagang magkaroon ng maayos na pag-uusap. Diba kahit man yung parting ways ng both party, dun man magkaroon man lang reconciliation doon, hindi man, di ba, magkaroon ng pagbabalikan, pero yung maging maayos yung parting ways. Anong relevant ng mga pinagsasabi ko na to, di ba, tungkol sa Itbulaga or tungkol kay Joey De Leon, di ba, dyan sa yung vlog, Adrian, di ba, Catholic Faith ang yung vlog, tama ka doon. Gusto ko i-feature sa inyo itong naging isa sa pangyayari sa buhay ni Joey De Leon tungkol kay Saint Joseph. Kung hindi nyo po alam sa mga nanonood sa ating mga ka-faith, ay si Joey De Leon ay talagang proud Catholic yan. Okay, may malalim na devotion yan sa ating Catholic faith. And most especially, kay Saint Joseph. Bago pa raw magsimula ang Itbulaga, ay meron na siyang malalim na devotion kay Saint Joseph. At alam nyo, ang isa sa reason bakit siya nagkaroon ng malalim na debosyon kay St. Joseph ay once upon a time sa kanyang buhay ay hinihinala niya na nagkaroon siya ng personal encounter with St. Joseph. Most specifically, kay Sleeping St. Joseph. Oo mga ka-faith, totoo to. Actually, napanood ko to. Actually, accidental ito eh, na napanood ko. Kasi nga, di ba ngayon sa YouTube, makikita mo yung kaliwat kanan na mga content tungkol sa Itbulaga. Tapos, napanood ko itong naging interview ni Sir Julius Babaw na isang proud Catholic din niya, sila mag-asawa ni Ma'am Tintin, di ba? At talagang sagradong Katoliko yan. In-interview nila si Joey De Leon. At tinur sila sa bahay ni Joey De Leon at yun nga, may nakita doon, kitang-kita sa kanyang bahay yung kanyang devotion at pagiging Katoliko. Most specifically, yung kanyang devotion kay St. Joseph. Kinuwento niya doon yung naging personal encounter niya with St. Joseph.
actually sleeping si Saint Joseph. Naniniwala siya na nagpakita sa kanya si Saint Joseph. So, ayan, pakikita ko yung part ng interview na yun kung saan ay kinuwento niya yung naging encounter niya with Saint Joseph. Very interesting to mga ka-faith at kaya panoorin niyo ito. Ito yung mga sleeping. Sleeping ano? Saint Joseph. Saint Joseph. Mm. At devotee ka ni Saint Joseph. Mm. Pareho tayo. Eh, ako may istorya. Hanggang na-meet ko yung isang fan sa Ikbulaga na hindi siya artist. Isa lang tao gumawa lahat yan. Na tinutulungan ko, ayoko mabanggitin, na biglang nagkasakit. Sabi ko, ano, gawa mo ako yung ano, yung Saint Joseph, natutulog. Inumpisahan niya, yan, kanya lahat yan. Isa lang yung, ano, may mga ano yan eh, Timo Julius. May mga dates yan eh. Kita natin sa camera yan. February 25, 2015. Gumagaling siya habang tumatagal. Kaya sabi ko, iba-iba, iba-ibang forma. Ang wala lang, nakapajama. So, tsaka yun aga. So, when do you pray to him, to Saint Joseph? Wala. Every second na magkita kami, pati parang nanay ko. Ay, ma. Nanay ko. Mami, oh. Ako yung baby. July 25, 2015. Halos araw-araw to, inaano niya. Iba-iba yan. Ang dami yan. So do you also feel the miracle, Boss Joey? Hindi. Saint Joseph? Alam mo, pag nagka-experience ka ng ganun, anuhin man, embrace mo na. Uh-huh. For life na yun. Uh-huh. Ito yung mga dates na dinadala niya sa akin. Ongoing pa rin to. Gumagawa pa rin siya hanggang ngayon. Hindi nga, hindi ko na nakukontak. Baka mapanood to, ha? Oh, edi oh, okay. Hinahanap ka rin, Boss Joey. Basta nag-40 ka. Basta nag-40 ako, sa Gailin, alis tayo ng 12 midnight. Nang pagtungtong ng 14, October 14 ako eh. Tapos, magsisimba ako kahit na pasada lang sa 40 churches. Tumakbo kami, lahat, Quezon City, gano'n. Ganun lang, sarado mga churches. So, pagdating sa Mount Carmel, ibaba ako. Mga 2-something na noon, 2 to 30 in the morning. Pag alis ko gano'n, may napansin ako nakahiga na tao. Matangkad. Matangkad. May indirect yung ano, ilaw sa poste, sa moon. May edad na, payat. Lalaki, pero parang mistisuhin ang itsura eh. May balbas lah. Nakahigang ganun. Wala lang. Birthday mo eh. Labas ako ng pera, 50 pesos. Sabi ko, oh, para sa'yo. Gumanoon. Okay, ayoko naman babastos na iiwang gano'n. So, ino ako. Punta ako kay Aileen, ando sa van eh. Papanik na gano'n. Kung bakit bumalik ako? Bakit ako bumalik? Kung ikaw babalik sa gano'n, ano ay tatanong mo? Ba't di ba tinanggap yung ano? Kailangan mo yan eh. Oh, pwedeng gano'n ang tanong. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Hindi mo nangyayari yan eh. Sumagot. Yung boses galing kung saan, malalim. Joseph, gano'n, ano? Oh. Parang may echo, gano'n. Oo. Oh. Oh, iba, my iba. Gosh, ano yun? Oh. Hindi pa ako tinamaan nun. Oh. Basta natandaan ko lang, okay, malis na ako. Natapos ko yung 40 muna. Pag uwi ko ng bahay, doon ako ngumalngal. Dahil? Eh, biglang pumasok na sa ano ko. Na-associate mo na? Oo, sabi ko. Kasi, mas matindi. Oh. The next day, hindi pa ako pumapasok sa church na yun eh. Hmm. Wala pang Ikbulaga ron. Bumalik ako. Titingnan ko yung lugar. Sa may pinto eh. Pinto ng Mount Carmel eh. Sabi ko, wala naman dito yun eh. Wala itsura. Baka napuyat, natulog. Pumasok ako. Pagpasok ko doon mismo sa likod ng hinihiga niya, ang laki ng Saint Joseph. Baka gano'n. Nakatayo? Nandun hanggang ngayon. Ngayon yun. Naka-green siya ata. Green. Green. Ang laki. Lagpas sa... Ayan, ganyan kataas. Kaya mula noon, yun, mula, tapos nalipat kami, Ikbulaga doon. Lagi pinapasyalan ko yan. Wow! Iba-iba! Oh. Joseph! Dahan-dahan pa eh, hindi yung ano eh. Ano, habang sinasabi ni Joseph, parang dead man. Ano ang pangalan mo? Julius. Hindi yung mga ganito. Parang Joseph. Hindi siya bumangon, nakahiga pa rin siya. Anong kulay ng damit?
puting t-shirt lang eh. Tapos, hindi ko na maalala. Pero parang, hindi yung mga santo na nakikita, green, hindi, brown. Ano yung mga ilaw eh, tama ng ilaw. Ano eh. Anong oras to nangyari? 2:30 in the morning. In the morning. So, mga... Oo. Tapos ito. Tapos, after, lumipas ang mga taon, biglang nagsalita si Pope Francis, di ba? Mm. Na about sleeping Saint Joseph, yung green. Na nilalagyan niya raw na sulat. Para gano'n. Sabi ko, sleeping, nauna ako sa'yo. Sabi ko, nauna ako yung sleeping Saint Joseph. I would like to believe na si Saint Joseph yan. So, mula noon, tuwing pabiyahe kami, okay, ganun din, bumabiyahe kayo sa mga kay Padre Pio, di ba? Yes, hinahanap ko lagi sa St. Joseph na mga no, ribulto. Doon ako nauna nagdadasala. Ayan mga ka-faith, so grabe no, sana all no, pinakita ni St. Joseph. Ako personally, bilang artista, si Joey De Leon ay talagang nanganati niya, talagang genius niya pagdating sa mga joke, sa mga ganyan, abang mga yung ibang klase utak niya, yung creativity niya sa pag-iisip ng mga title, yung mga pakulo. Grabe talaga, henyo talaga yan, di ba? Lodi, pagdating sa industriya, pagpapatawa, maaari marami sa atin ay na-shock or nagulat. Ay, grabe pala, lalim pala talaga ni Sir Joey De Leon sa kanyang Catholic faith. Kasi minsan, parang inisip natin, mapilyo siya, di ba? Yung medyo naughty-naughty, yung mga ganyan ba? Di ba yun yung usually mindset, babaero, di ba? Hindi tayo nagja-judge dito, pero yun yung tingin ko, yung tingin mo sa kanya. Kaya nga kung kikilalanin natin ang isang tao, magugulat talaga tayo kung sino talaga yung tao na yun. Kung ano yung pinoproject niya sa camera, minsan hindi siya yun eh. Okay? Kaya ito ay talagang sobrang na-inspire ako at inaangahan ko si Joey De Leon. At syempre, magbibigay tayo dito. Diba? Itong vlog natin, di lang para i-feature yung maging encounter ni Joey De Leon kay Sleeping Saint Joseph. Siyempre, magbibigay rin tayo ng mensahe sa ating mga ka-faith, especially kay Saint Joseph, yung devotion kay Sleeping Saint Joseph. Kasi madalas tayo, mga tao, diba, katulad na nangyari sa Itbulaga ngayon at sa TBJ, diba, yung mga pagsubok, yung mga crisis, minsan yung mga unexpected na problem, minsan ang daming gumugulo sa ating mga isipan, di ba? Personally, kay St. Joseph, na-experience niyo yun, yung nagkaroon siya ng malaking crisis. Especially nung nalaman niya na nagbubuntis sa kanyang magiging asawa na si Mama Mary. Yung pagbubuntis na yun ay hindi alam ni St. Joseph na ito ay isang malaking responsibilidad bilang dalawa ni Mama Mary kasi ito ay anak ng Diyos. Ito yung magiging Messiah na realize niya yung hamon na kahaharapin ng kanyang pamilya. And actually, ang dami, di ba? Nung tapos yung ipapapatay pa ni Herodes, mga firstborn child, yung mga ganyan, di ba? Yung mga baby, di ba? Kaya umalis yung the Holy Family, pumunta ng Egypt kasi nga para protekta si Jesus. So, ang daming mga pagsubok na pinagdaanan ni San Jose. Pero despite ng kanyang mga pagsubok, nananatili pa rin. Kaya nga, di ba, meron tayong picture, yung perfect picture ni St. Joseph na he is peacefully sleeping. Natutulog siya na walang pangamba. Natutulog siya with peace. Na nagtitiwala siya na tuwing matutulog siya ay binibigay niya sa Diyos ang kanyang mga pagsubok at ang kanyang mga trials. Yes, yung kanyang mga pagpinagdadaanan, parang itutulog niya, Lord, this is your battle, this is your work, this is your church, so let your will be done. So ganun yung posture ni St. Joseph eh, di ba? Na ito yung tuwing nakikita natin si Sleeping St. Joseph, dapat maging conviction natin, ito yung tularan natin na maging katulad ni St. Joseph tuwing ikaw ay matutulog, despite ng iyong mga problema, ng mga pagsubok sa buhay, ay mananatili kang payapa dahil alam mo na ang Diyos ay kasama mo sa laban mo. Na tuwing ikaw ay matutulog, alam mo that God is taking care of that problem. Sa tahimik na sulok ng ating mga puso kung saan nagtatagpo ang pananampalataya at katahimikan, di ba, merong isang imahe na malalim na kapayapaan at banal na panalangin ang Sleeping Saint Joseph. Yung image na to ni Saint Joseph, siya yung naging ama ni Jesus dito sa lupa. Isang
kalagayan ng mapayapang tulog. At ito ay hindi lang isang simbolo, kundi isa tong beacon of light, pag-asa, di ba, sa ating mga ka-faith, isang patotoo sa kapangyarihan ng mga pangarap at divine communication. Alam nyo, si St. Joseph ay isang mapagkumbabang karpintero yan. At siya ay pinili ng Diyos para maglingkod sa isang natatanging papel upang maging tagapangalaga ng kanyang anak na si Jesus. So sa kabila ng kanyang mapagkumbabang pinagmulan at ang laki ng kanyang responsibilidad at gawain ni St. Joseph, so tinanggap ni St. Joseph ang kanyang misyon, holy mission, na walang pag-aalinlangan, at buong puso niya tinanggap yun na I will be the earthly father of Jesus. Kaya yung imahe ni St. Joseph ay ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa ating pagtulog na maari tayong maging bukas sa tinig ng Diyos sa kanyang mga pangarap. At natanggap ni St. Joseph ang mga banal na mensahe na nagpatnubay sa kanya upang protektahan at alagaan ang banal na pamilya. Diba nung natutulog siya, nagpakita sa kanya anghel. Minsan madalas nating nalilimutan ang kapangyarihan ng katahimikan, ang lakas sa katahimikan at ang potensyal ng mga pangarap. So ang Sleeping St. Joseph ay naglilingkod bilang paalala sa mga madalas na hindi pinapansin sa aspeto ng ating espiritual na buhay. Hinihikaya tayo ang devotion natin kay Sleeping St. Joseph, diba, bilang paraan ng paghahanap ng banal na intervention, lalo na sa mga bagay na parang tingin mo ay parang imposible sa mata ng tao. Diba, tayo ay ini-encourage, isulat yung ating mga worries, mga alalahanin, mga problema, at mga dreams, desires, pangangailangan. At diba, ito ay nilalagay natin sa ilalim. Diba, susulat mo siya sa papel at ilalagay mo to sa ilalim ng estatwa ng Sleeping St. Joseph. Which is ito yung pinoromote ni Pope Francis. Diba, tuwing siya ay may problema, diba, isusulat niya yon, tapos ilalagay niya sa ilalim ng kanyang estatwa na Sleeping St. Joseph. Na itong ginagawa natin ito, ito ay pinapahayag ni St. Joseph na tayo ay pinapanalangin ni St. Joseph sa Diyos habang siya ay natutulog. Itong gawain na ito ay hindi tungkol sa paghanap ng mga sagot, kundi tungkol sa pagsusuko sa ating mga problema sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagtitiwala natin sa kanyang banal na kagustuhan at tungkol sa paghihintay with patience and with faith. Ito ay tungkol sa pagkilala na kahit tayo ay natutulog, ang Diyos ay nananatiling gising, nagbabantay sa atin. Mga ka-faith, kung ikaw ay may pinagdadaanan, kung ikaw ay may mga pagsubok ngayon sa buhay, kung meron ka Sleeping St. Joseph, ilagay mo yun doon sa ilalim ng estatwa ni Sleeping St. Joseph, na iyan ay isang declaration mo na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos through the intercession of St. Joseph. Tuwing nakikita mo yung imahe ni St. Joseph, diba, yan yung nagbibigay sa'yo ng boost in your soul. Kung hindi pinabayaan ng Diyos si St. Joseph noon, ikaw ay hindi rin pababayaan ng Diyos. Magtiwala tayo kay Lord. Okay? St. Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So mga ka-faith, maraming salamat for always tuning in dito sa aking vlog, at I hope na na-inspire ka dito sa shinare ko about sa devotion ni Joey De Leon kay St. Joseph at itong mini katekisim ko about Sleeping St. Joseph. So thank you so much. Make sure na i-share mo to sa iyong mga friends and relatives. Thank you and God bless. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron kang mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club.
ang dami-dami na namin natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na, you know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell every month. We're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging millionaryo na at multi-billionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich, quick scheme. Hindi po. Kung gusto niyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now. Get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.